Tayo po ngayon ay darako sa ating sermon for this morning at ito po yung konklusyon ng ating tema itong buwan na ito. Nakabuo na po tayo ng isang buwan. Ang tema po natin ay yung Passion Week o kung ano po yung naganap sa loob ng huling isang linggo ni Kristo bago siya namatay, na libing at muling na buhay. At ito po ay hindi na in a non-chronological order. Inuna natin yung pagpasok ni Kristo sa Jerusalem sa araw ng mga palaspas. At sinundan po yan ng, ano nga bang sumunod doon? Noong nakaraan, ang topic natin ay yung banal na hapag at cleansing ng temple, no? So ngayon naman, pag-uusapan natin yung crucifixion o yung pagkapako ni Kristo Jesus at kung anong implikasyon nito sa ating pananampalataya. Kaya inanyayahan ko po lahat na tumayo sa pagbasa ng ating haliging salita ngayong umaga. Matatagpuan natin to sa aklat ng Juan, Kapitulo 19, talatang 28 hanggang 30. John chapter 19, verse 28 to 30. Basahin po sa wikang Filipino. Ito po ang salita ng Diyos. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha, kinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at inilapit sa kanyang bibig. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Inuyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y makakaupo. Sumandali po tayong manalangin. Aming Ama, ang salita mo ay buhay at dalangin namin ito po ay magbigay buhay sa amin ngayong umaga at maintindihan namin ito nang naayon sa iyong kalooban. Dalangin namin yung banal na Espiritu ang bigyan ng kaliwanagan sa amin at tulungan niyo po ako, Panginoon, na maihayag ito ng may buong paggalang, pagpipitagan at itago niyo po ako sa likuran ng iyong krus at pangalan mo lamang ang may taas. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po yung sinulat ni Juan, ang talata na binasa natin, detailed, na detalyado pagkakasulat niya. Sino po ba si Juan? Si Juan po ay anak ni Zebedee at siya ang nagsulat ng isa sa mga gospels na pagkukunan natin ng detalye kung ano ang nangyari sa huling mga oras ni Kristo. Si Juan po ay tinawag din po na John the Beloved or whom Jesus loved. Siya ay iniibig ng Panginoon sa Kristo. Sa madaling salita, parte po siya ng inner apostolic circle. Kasama nila Pedro at ng iba pang apostol. At makita po natin na sa pamumuhay ni Juan ay hindi po siya, hindi siya nagtipid ng pagkakadescribe kung ano ang ginawa ni Kristo sa kanyang ministeryo. Not to say na nagtipid yung ibang mga apostol, pero napakaganda lang ng mga detalye na ibinigay ni Juan sa kanyang pagkakalatag ng ebanghelyo. Makita rin po natin na ang sulat aklat na ito ni Juan ay para po sa mga parehas na Griego o mga Hintil at mga Hudyo na mananampalataya. At sinulat niya po ito para ipakita yung timeline o yung pinakatema ng pagdating ng Mesaya hanggang sa kanyang pagliligtas na pinangako ng Panginoong Diyos. At pinakita rin ito na si Juan ay napakaganda ng kanyang Christological view o yung paglatag niya ng pagiging Kristo ni Jesus, ng pagiging tagapagligtas. Pinakita niya rin na si Jesus ay Diyos, hindi lamang nagkatawang tao, ngunit siya ay Diyos kasama ng Godhead, ng Trinidad na Diyos, at pinakita ito sa pamamagitan ng mga himala na binahagi ni Juan sa kanyang mga sulat. Ganun din po, pinakita niya na ang kaligtasan lamang ay nagmumula kay Kristo Jesus. Na si Kristo Jesus ang daan, katotohanan at ang buhay at walang ibang tagapagligtas kundi si Kristo Jesus. At ang pananampalataya kay Kristo Jesus ay magbubunga ng buhay na walang hanggan.
Sa atin pong teksto ngayong umagang ito, nakita po natin yung pangyayari na si Kristo ay malapit ng malagutan ng hininga at iisa-isahin po natin yan mamaya. Pero bago po yon, merong isang kumopya sa wika ni Jesus. At ito po ay napakalapit sa ating mga Pilipino sapagkat ito po ang huling salitang binitawan ni Jose Rizal, yun nga lang, ibang lengguwahe ang ginamit niya. Nung dakong alas 7:03 ng umaga, nung siya ay binaril sa Bagong Bayan, ang huli niyang winika ay consumatum est. Ito ay isang Latin na kaparehas ng winika ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo na ang implikasyon, o ang ibig sabihin naman sa Griego ay tetelestai o sa Tagalog ay naganap na. Kaya po, makikita natin ngayon ang implikasyon ng ginawa ni Kristo halintulad sa implikasyon o ibabangga natin sa implikasyon sa sinabi ni Jose Rizal. Makita po natin na nung si Jose Rizal ay nagsabi ng consumatum est, ito yung katapusan ng kanyang buhay. Sinabi niya yon, naganap na o natapos na. It is finished. Ang natapos, yung buhay ni Rizal. At di na siya muling nabuhay. Samantalang, si Jesucristo ay sumigaw ng tetelestai o naganap na upang sabihing naganap na o tinapos na niya ang kanyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Meron siyang trabahong tinapos na nagbigay buhay ng walang katapusan. Jose Rizal, consumatum est, namatay. Natapos ang buhay. Si Jesucristo, tetelestai, nagsimula ang buhay na walang hanggan sa pagtatapos ng kanyang buhay. Sapagkat hindi siya nanatiling matay, na patay, siya'y nabuhay na maguli. Kaya ngayong umagang ito, ating tunghayan ang implikasyon ng isa sa mga huling salita ni Jesucristo sa kanyang kamatayan, ang tetelestai. Pwede niyo pong tignan ang ating sermon notes. Nakita niyo po ba? Meron akong pre-provide na sermon notes para nahihirapan kasi ako. Tagalog ako eh. Pinipilit po mag-Tagalog ngayon kaya para hindi kayo malito sa outline dahil mas mahaba yung mga salita ng Tagalog, minabuti ko na spoil kayo ngayon. Nandyan na po. Pero may mga punto po tayo dyan, sub-points na pwede niyo pong i-fill in. So, ang mensahe po natin ngayong umagang ito, nang sinabi ni Jesus ang katagang naganap na, ito ay naganap para sa hinirang, para sa kanilang pagiging ganap. Medyo nakakatang twist po ang ating titulo ng sermon ngayon. Ang gumanap, naganap, at pagpapaganap. Kaya sa mensahe, our message this morning in summary, na ang sinabi ni Jesus ang katagang naganap na o tetelestai, ito'y naganap para sa hinirang. Nangyari ito para sa mga pinili niya, sa mga niligtas niya, at para sa kanilang pagiging ganap, for their perfection, for our perfection, for our salvation. So, ang unang punto natin ngayong umagang ito ay si Jesucristo na pinako ay nauuhaw dahil binuhos niya ang lahat sa paggampan niya ng pagliligtas. Sabi po ni Charles Spurgeon, ang pagkauhaw ay ang pinaka hindi ito isang luxurious thing. Ang pagkauhaw ay ang isa sa pinakamasamang bagay na pwede mangyari sa tao. At mauuhaw lang isang tao kagaya ng pagkauhaw ni Kristo kung naubos niya na lahat ang kanyang pwedeng ibigay o kanyang pwedeng ilabas o ibuga. And literally, his blood was spilled. Siya ay naubusan ng dugo. Bukod pa sa kanyang pagkakasaksak sa tagiliran, habang siya ay nilalatigo pa lang sa mga naunang versikulo sa chapter na binasa natin, sa 19, umaagos ng kanyang dugo at ito'y pawang nakakaubos ng lahat ng tubig sa kanyang katawan. Kaya siya nauuhaw. Hindi siya nauuhaw dahil for the sake na ang init kasi. Hindi siya humiling ng inumin, hindi dahil na iinitan lamang siya. Ngunit ang kanyang statement, ang kanyang sinabi na winika niya na ako'y nauuhaw, ay pagpapakita na naubos niya na lahat ang kanyang kailangang ibigay. Natapos na niya ang kanyang dapat ibuhos. Naibuhos niya na ang lahat ng kanyang dugo para sa mga
hinirang. Tinanggihan ni Kristo ang alak na pampamanhid upang ang buong saro ng puot ng Diyos ay kanyang maranasan. In the parallel verses, makita natin in Mark chapter 15 verse 23, siya'y binibigyan niya nila ng alak na may kahalong mira, ngunit ito'y hindi niya ito ininom. The wine with myrrh, yung myrrh po, yung mira, ay paghinalo po ito sa alak ay nagkakaroon ng epektong pampamanhid. At talagang binibigay ito ng mga tao na nag-crucify para maibsan yung sakit. Hindi ito kinuha ni Kristo. At may implikasyon ito dun sa gabi na kung saan siya'y nakikipag-niig sa Ama. At sinasabi niya, Ama, kung maari sana, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Ilayo mo sa akin sarong to, ayoko to sana nadanasin o inumin. Ngunit ang kalooban mo ang maganap. At pagpapakita na kanyang nilunok ang lahat ng nasa saro ng galit at puot ng Panginoong Diyos Ama, ay nung dinanas niya ang lahat na walang pampamanhid, tinanggihan niya yung alok ng mundo ng madali na kamatayan o mabawasan man lang, maibsan man lang yung paghihirap niya. Tinanggap niya lahat ng hagupit at bawat tama ng latigo sa kanyang likod at sa kanyang buong katawan ay nararamdaman niya hanggang sa kanyang kaibuturan. Ganon din sa kanyang pagkakapako, ramdam na ramdam niya ang sakit ng pagkabutas ng kanyang mga kamay at ng kanyang mga paa. Ganon po ang dinanas ni Kristo Jesus. Napakabigat na makita natin na may chance sana siya na hindi maramdaman. Ngunit para sa iyo at para sa akin, dinaman niya lahat ng galit at puot ng Diyos. Hindi siya nagtira. Kaya sukat na lang sinabi niya, ako'y nauuhaw. Ang pangalawa pong implikasyon noon, nalapatan ng maasim na alak ang labi at lalamunan ni Jesus upang maihayag niya ang deklarasyong naganap na. Nauuhaw siya, hindi lang para sinabi niya siya'y makainom at mawala ang kanyang uhaw. Hindi lang po iyon. Sinabi niyang nauuhaw siya sapagkat meron pa siyang sasabihin. Kinakailangan niya na maibigay ang pinakamalakas, ang pinakamalinaw na deklarasyon sa kanyang mga huling hininga. Dahil ang kanyang susunod na sasabihin ay napakahalaga. Kaya sa kanya natutuyo yung labi, nagbibitak-bitak na labi, nanunoy yung lalamunan, nangihinang hininga. Kanyang winika, ako ay nauuhaw. At nilapit sa kanya yung maasim na alak. Itong maasim na alak na ito ay normal na daladala ng mga Romanong sundalo para matighawan yung kanilang uhaw at init. Ito talaga yung iniinom nila, the sour wine. Ito'y nasa isang, sabi po, nakatabi ito sa isang sulok, no? Nakareserba ito. At ito hindi para kay Kristo. Para ito sa mga sundalo. But in that particular moment, ang ginawa, sabi sa talata na binasa natin, balikan po natin, sa isang mangkok doon na puno ng maasim na alak, inulubog nila rito ang isang espongha. Kinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at nilapit sa kanyang bibig. Pagtanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Isa-isahin po natin. Yung mangkok ng maasim na alak ay hindi binigay sa kanya ng buo. Niloob ng Diyos na ito lamang ay ilubog ang espongha, yung sponge. At yung espongha nung araw, hindi kasi lambot nung ano, nung scotch bright natin ngayon. O nang ginagamit yung pang make-up. Anong tawag doon? Sponge. Salamat, Mia. Hindi ganun kalambot. At ito'y sabi, nilagay sa isang tangkay ng hisopo. Hisop. Yung hisop na ito ay significant. Bakit? In the Old Testament, kung ito'y marinig ng isang Hudyo, maalala nila na nung panahon, nung Passover, it was the hisop branch na ginamit ng pangpahid ng dugo. Pagpapakita that this is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Ginamitan ito ng isang espongha at nilapat sa labi ni Kristo. Sa totoo lang, walang magagawa yon na significant para mag-survive si Christ. It was just enough
para masabi niya yung sunod na nangyari. Naganap na. At ang pagkakawika niya na naganap na, ito'y umalingaw-ngaw sa paligid. Narinig na mga dapat makarinig. At hanggang ngayon, ito'y umaalingaw-ngaw sa mga talata, sa mensahe ng mga apostol na kanilang sinulat at nilathala at ngayon ay nakararating sa atin at ngayon winiwika ko sa inyo. Na sinabi ni Kristo pagkatapos niyang malapatan ng maasim na alak, naganap na. It is finished. Naganap na. Kakaiba ito sa sinabi ni Jose Rizal, consumatum est. Kahit parehas ang implikasyon, ang indikasyon, no, ng ang kanilang sinabi, pero magkaiba ang implikasyon. At pagkatapos, sinabi po sa ating binasa, niyuko niya ang kanyang ulo. Ang kanyang pagyuko ng ulo, sabi ng mga theologians, ay pagpapakita ng kapahingahan. It was a sign of comfort. That's how they see it. Ganun nila nakita na nung kanyang binaba ang kanyang ulo ay pagpapakita na ito'y kapahingahan. Bakit kapahingahan? Dahil natapos na ang gawa ni Kristo. Ngunit maalala natin, meron pa siyang isang winika bago siya nalagutan ng hininga. Anong huli niyang winika? Ama, sa iyong kamay, ibinibigay ko ang aking espiritu. Kaya malapat lamang na masasabi nating pagbagsak ng ulo ni Kristo Jesus, ito'y tunay na kapahingahan. Siya ay nasa Ama. Siya ay nasa presensya ng Ama nung siya'y nalagutan ng hininga. Kung saan may tunay na kapayapaan. Kung saan may kaganapan. Kung saan may pag-ibig na tinanggap ng Ama ang kanyang sakripisyo para sa sangkatauhan. Walang ibang makapagliligtas sa tao kundi ang ganap na tao at ganap na Diyos na si Kristo Jesus. Si Kristo Jesus ay tao nang namatay. Kailangan niyang mamatay bilang tao sapagkat kung hindi siya mamamatay, walang kabayaran ng kasalanan. Kaya napakaganda na si Kristo Jesus ay nagkatawang tao. Pero bilang ganap na Diyos, siya'y nabuhay na mag-uli. Hindi siya kayang hawakan ng kamatayan. At kasama doon yung implikasyon ng kaganapan ng natapos na gawa ni Kristo. Kaya sa pangalawang puntos natin ngayong umagang ito, nagampanan na Kristo ang kinakailangan para sa kabayaran ng kasalanan. Nagampanan niya. Hindi lang ito natapos. Si Jose Rizal ay namatay. Yun na yun. Naganap na. At lahat ng mga sumunod na nangyari ay pwede na lang akibat sa kanya, pero walang itong matibay na implikasyon. Pwede sabihin ng mga Rizalista na si Jose Rizal ay kagaya ni Kristo, nagsakripisyo na siya ng kanyang buhay at siya ay muling mabubuhay. Kaya ngayon, mga Rizalista ay dalubhasa sa mga writings at mga aral ni Rizal. At ang mga patriotic Filipinos, naniniwala naman na si Jose Rizal ang pinakamataas na bayani pagkat binigay niya ang kanyang buhay. Pero marami rin implikasyon na sinasabi na si Jose Rizal ay kailanman hindi niya nais lumaya ang Pilipinas sa pagkakasakop ng Espanya. Ang gusto niya ay parehas na trato na tayo ay maging totoong Espanyol. Hindi kalayaan ang kanyang pinaglalaban. Kabaliktaran sa pinaglalaban ni Andres Bonifacio na tuluyang kalayaan. Kaya nga maraming sasabi ng mga historians na si Jose Rizal ay fabrication ng mga Amerikano para tayo ay hindi mag-resort sa armed struggle, para tayo ay maging pacifist na sumulat na lang tayo kaysa mga pagbakbakan ng itak at ng gulok. Those are all trivial and commentaries na editorial lamang. Pero kakaibang ginawa ni Kristo Jesus. Nung sinabi niya ito'y naganap, may tatlong implikasyon akong nais ipakita sa inyo ngayong umaga. Unang-una, nabayaran ng buo. Ano nabayaran niya ng buo? Sa salitang Griego na tetelestai, ito'y ginagamit hindi lamang ni Kristo, kundi ito'y common na ginagamit sa tatlong implikasyon. Marami pang implikasyon nito, pero tatlo ang gagamitin natin ngayon. Una, nabayaran ng buo kasi ito'y ginagamit sa komersyal na transaksyon, sa palitan, sa komersyo. Ginagamit ng mga ngalakal ang salitang tetelestai
kapag nakumpleto yung isang transaksyon ng pagbili at pagbayad, at ito'y sinusulat sa resibo, tetelestai, bayad na, paid in full. Ang implikasyon po nun ay binayaran ni Kristo Jesus ng sapat ng kanyang dugo ang ating pagkakautang sa Diyos Ama. Hindi nagbayad si Kristo Jesus kailanman kay Satanas pagkat walang utang si ang Panginoon. Hindi tayo nagkautang kay Satanas. Si Satanas ay hindi Diyos. Ang pagkakasala natin ay hindi laban kay Satanas. Ang pagkakasala natin ay laban sa Diyos ng banal, banal, banal. At ang Diyos Ama ay nakita na kanyang karapat-dapat ang kanyang bugtong na anak na magbayad ng kasalanan. At ang pagbabayad ng kasalanan ay mabubuo lamang kung ito ay kamamatayan ng isang walang batik, walang dungis, walang kasalanan na tao. Kaya nga naniniwala tayo na si Kristo Jesus ay tao, ngunit hindi siya tao lamang. Dahil kung siya tao lamang, kung siya'y namatay, hindi at hindi muling nabuhay, hindi siya Diyos. Ngunit ang kanyang muling pagkabuhay, katunayan na tinanggap ng Ama ang kanyang kabayaran ng kasalanan. Ibig sabihin, wala siyang kasalanan. Dahil kung ikaw ay namatay bilang tao at ikaw ay makasalanan, hindi ka muling mabubuhay dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Si Kristo Jesus ay namatay at muling nabuhay dahil yung binayaran niya ay sapat-sapat para sa Ama at wala siyang personal na utang sa Diyos. Tayo ang nalibre. Tayo ang naging beneficiary ng pagbabayad ni Kristo Jesus. At may resibo iyon. Nakasulat sa dugo ni Kristo nung sinabi niya yung naganap na nabayaran na ito ng buo sa Diyos Ama. Pangalawa, ginagamit din itong terminolohiya na pagpapakita ng nanagumpay na ng lubos si Kristo Jesus. Nanagumpay na ng lubos. Ang mga sundalong Griego kapag sila mga Romano for that matter gumagamit sila ng term din na Greek sa panahon na yon. Kapag sila ay nanggaling sa isang giyera o nanalo sila sa kalamang kaaway, nagdedeklara sila ng tetelestai. Natapos na. At ito ay isang sigaw. Hindi ito resibo. Hindi mo sasabihin sa kanya, ito may resibo ka, napatay na kita. Talo ka na. O sa isang general, no, natalo ko yung sundalo mo, ang army mo, talo na. O ito, tetelestai, resibo. Hindi. Kaya ang paghiyaw ng Panginoong Diyos, ang pagsigaw niya, ang pagsabi niya, tetelestai, naganap na, hindi iyon sigaw ng pagkatalo. Kagaya ni Jose Rizal. Tapos na ako, sumatomes, I'm done. Tapos na ako. Ang sigaw ni Jesucristo ay sigaw ng pananagumpay. Sinabi niya, naganap na, natapos na, nanalo na, napanalunan na ni Jesucristo ang laban sa kamatayan at sa kasalanan. Napagtagumpayan niya ito ng lubos-lubos. Pangatlo, ang pinalaya na sa kulungan. Una, nabayaran ng buo ang ating pagkakautang. Pangalawa, na nagumpay ng lubos laban sa kasalanan at kamatayan. At pangatlo, pinalaya na sa kulungan. Ang pagpapalaya po ay may resibo rin. At ang resibong ito ay sinusulatan din ng tetelestai. Ang mga nakukulong ay tinatrato rin may utang. Bakit? Ang pagkakulong ay pagbabayad ng kasalanan. Ulitin ko po ha, ang pagkakakulong ay pagbabayad ng kasalanan. Kaya po, sa mga nakulong sa araw, kapag sila nakukulong sa kanilang mga selda ng bilangguan, nililista lahat yung kanilang mga sala. Sa kanilang selda, may listahan sa labas at nakalagay doon, ikay nagnakaw, ikay pumatay, ikay nagsinungaling, ikay nangalunya, ikay nainggit. Lahat na ng pagkakasala, sinulat na. At ganun po nangyari sa ating kay Kristo Jesus. All our sins were written in His body in that sense. Nailathala sa bawat hagupit ng latigo sa kanyang likuran, sa kanyang buong katawan. Nailathala sa pamagitan ng mga pako na bumutas sa kanyang mga kamay at sa kanyang paa. Nailathala sa pamagitan ng koronang tinik sa kanyang ulo. Nailathala sa pamagitan ng pagsuntok, pagdura, sa pamagitan ng pananaksak sa kanyang tagiliran.
Ito'y lahat na, ay nailathala sa kanyang pangangatawan. At nung ito'y nailathala sa kanya, bilang isang bilanggo ng kasalanan na wala tayong kakayahang lumaya sa pamagitan ng ating sariling gawa, kapag ang bilanggo'y nakapagsilbi na ng kanyang termino o nabayaran na, natubos na ang kanyang termino, ang kanyang kasalanan, yung hukom mismo maglalagay ng resipo sa labas ng kanyang kulungan, ng kanyang selda. Resibo nakalagay, tetelestai. Tapos na. For that matter, sa mga nakakulong nung araw, pag bayaran na nila ng kanyang sintensya. Halimbawa, isang taon kang makukulong, pagpapalayan ka na, nakalagay na, tetelestai. Pero si Kristo hindi lang nakulong. Siya'y namatay. Nagbayad siya ng buhay. Kaya ang kalayaan natin ay sakdal na malaya. Tuluyang malaya tayo. For whom the Son of God sets free is free indeed. Kung sino man pinalaya ng anak ng tao ay totoo ng malaya. Tayo ay totoong malaya. Kaya po, ang ginampanan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay ang pagbabayad ng buo sa ating kasalanan sa Ama, pagtatagumpay sa kamatayan at pagpapalaya sa tadikala ng kasalanan upang lubusan nating masunod ang kalooban ng Diyos. Yun po ang implikasyon noon. Kaya tayo nakakasunod kay Kristo dahil malaya na tayo, tinubos na tayo, napatawad na tayo at nanagumpay na tayo. Ang ikatlong punto at huli ngayong magang ito, ang pagliligtas ni Hesukristo naganap na at patuloy na nagaganap para sa ating pagiging ganap. Tongue twister, no? Ang pagliligtas ni Hesukristo naganap na at patuloy na nagaganap para sa ating pagiging ganap. Meron po tayong note dyan, the perfect tense is a combination of two Greek tenses na ginamit sa word na tetelestai. It is a combination of two tenses and it's called the perfect tense. The present tense and the aorist tense. The aorist tense is punctiliar, meaning something that happens at a specific point in time. In that punctuation, sa pangyayaring yon, yung aorist sense or tense ay naganap sa pagkakataong yon. Ngunit, kasama po niyan, yung present tense naman is linear. Nangyayari pa rin. Meaning something that continues on into the future and has ongoing results and implications. Meaning the combination of these two tenses in the perfect tense is used in John 19:30. Ginamit ito sa talatang binasa natin kanina. At ito ay may significance sa buhay ng isang Kristiyano. Na ito'y naganap na ni Kristo Jesus, ngunit patuloy na nagaganap. Sa Ingles, it is finished, but it is continued to be finished. Naganap na on that particular time when he said it is finished, on the time that he was dead, at ito'y patuloy na nagaganap sa buhay natin. May pagpapatuloy. Pagkatapat ang nagligtas sa atin na magdadala sa atin sa lubusang pagiging ganap. Pag makita natin ngayon, the now and what we will be in the future ay parang napakahabang panahon. But in the view of God, sobrang parang instant lang. Because we are, as human beings, we are condemned na ma-lock in sa panahon. Hindi natin nakita yung hinaharap. Pero ang Panginoong Diyos, siya ang panimula at pagtatapos. At alam niya na kung sinong sinimula niya ng pagliligtas ay tatapusin niya ito hanggang sa kaganapan. Kaya mga kapatid, anong implikasyon nito sa atin? Sa pagtatapos, walang dapat ipangamba ang mga hinilang ng Diyos. Ngunit ang mga hindi nananampalataya ay dapat mangamba. Ano'y katatakot natin? Wala. Binayaran ni Jesus lahat. Pero nais kong maintindihan natin ngayong umagang ito na sa ating kaligtasan, ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay may malalim na implikasyon sa buhay natin. At ang kalaliman nito at ang implikasyon nito sa ating pamumuhay araw-araw ay magpapakita kung tayo ba'y talagang nananampalataya sa kanyang natapos na gawa. Kaya ang challenge natin ngayong umagang ito, nananampalataya ka ba
na ginanap na ni Kristo Jesus ang iyong kaligtasan? Yan ang unang tanong. Ang pangalawang tanong, namumuhay ka ba sa tinatamasa, na tinatamasa ang implikasyon ng natapos na gawa ni Kristo? Kung parehas hindi ang iyong sagot dyan, I'm begging for you to repent. Place your faith in the finished work of Christ and live for Christ alone. Sa mga mananampalataya, mabuhay ka ng malaya pagkat ikaw ay tunay na pinalaya na. Magalak ka pagkat ang kalayaan mo ay kalayaang lubos. At sumamba ka sa Diyos na manunubos ng may buong kalayaan. Mabuhay ka ng malaya sa kasalanan. Huwag mong hayaan ang kasalanan ay gupuin ka at ibaon ka. Pinalaya ka ni Kristo sa kamatayan at kasalanan, therefore mabuhay ka at sumamba sa Kanya ng may kalayaan. Sa mga hindi mananampalataya, ang galit ng Diyos sa iyo ay nananatili. Kaya dapat ikay magsisi at talikda ng kasalanan. Manampalataya ka sa tapos na gawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo na kung saan sinabi niya, naganap na, gawin mo ito at hindi bukas. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, marami pong salamat sa umagang ito. Amin pong narinig ang iyong salita na nagpapabago, nagpapabanal, at patuloy nagbibigay sa amin ng buhay, ng kabanalan. Dalangin po namin na sa amin pong pamumuhay sa araw-araw, patuloy naming madanas ang implikasyon ng iyong natapos na gawa. Makita namin, Lord, na aming ginagawa ngayon ay hindi para kami maligtas, ngunit para tamasain namin ang kaligtasan na binigay mo at mapatunayan namin na kami nga ang iyong hinirang at kami nga, Panginoon, ang iyong niligtas. Kaya dalangin namin, Panginoon, patuloy mo sa aming paalala ang Ebanghelyo. Patuloy mo sa aming ipaalala ang implikasyon ng iyong natapos na gawa upang mamuhay kami ng may kalayaan, ng may kagalakan, at ng may paggalang sa iyong banal na pangalan. Patuloy mo kaming lingapin sa araw-araw, O Diyos. Salamat sa iyong pagganap, sa iyong ginanap, at sa patuloy na pagpapaganap sa amin na iyong mga hinirang. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat ang magsabi ng Amen at Amen. Tayo po lahat ay tumayo.